babae ko. Oo. Oh. Wala niya pinag chat. Oo. Oh, not sure. To everyone, welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee, Cavite Page. God is true all the time. God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. Amen and amen. God is good all the time. And all the time, God is good. Isa mong pagpalang gabi sa ating lahat. We welcome you to our OPM, our online prayer meeting from Mondays to Fridays, every 7 p.m. hanggang 8 p.m. Isang oras na tayo ito, kapatid. Kaya manatili ka, samahan mo kami mula sa simula hanggang sa pagtatapos at sigurado pagpapalain ka. Sa gabing ito, ako si Brother Sayat, ako magbabahagi ng salita ng Diyos. Amen. Batiin muna natin yung mga kapatid natin na maaga-maaga, yung tinatawag nating early birds, laging nananabik, laging excited, laging nag-aabang para sa gawain ng ating Panginoon. Isang pagpalang gabi sa iyo, Sister Veronica Calzado, ganoon din syempre kay Mami Ingracio Omori, at syempre ganoon kay Brother Richmond Cuenca. Salamat sa Diyos sa buhay niyo, masaya kaming makasama kayo sa gawain natin. At syempre ganoon din, God bless you, Brother Lorelei, Brother Pao, ganoon din kay Sister Marvin LaGuardia, salamat sa Diyos. At syempre, binabati din natin, pinapasalamatan yung mga kapatid natin sa pananampalataya na kasama natin dito live na live. Ayan, nandiyan si Sister Mel, si Brother John Luke, si Sister Lola, si Sister Joy. At syempre, nagpapasalamat tayo sa buhay ng pamilya na patuloy na nagpapagamit ng kanilang tahanan bilang studio ng ating OPM ng gawain ng Panginoon. Sina si Mami Ading, Kuya RJ, sina Ate Macy, si Daddy Long, si Ate Ishna. Salamat sa Diyos sa buhay nila. At syempre, huwag nating kalimutan na maging bahagi ng ating digital evangelism sa pamamagitan ng pagla-like and share ng ating Facebook Live video. At syempre, itag na rin natin ang ating mga mahal sa buhay, mga Facebook friends natin, para maging sila ay makapakinig at makatanggap ng salita ng Diyos sa gabing ito, ng pagpapala ng Diyos na nagagaling sa kanyang salita. At sa gabing ito, tayo ay nasa isang series break. At ang title na pag-uusapan natin ay The Pursuit for the Truth. Yan. Pakinggan natin yung mamaya. Abangan natin, paniguradong may mapupulo tayo mga aral na magiging gabay, tulong na sa lalo pa natin paglalim sa ating Panginoon. Yan. Bago ang lahat, ay humingi muna tayo ng gabay sa ating Panginoon at humingi ng gabay sa Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat. Ikaw ay kapuri-puri sa lahat ng kabutihan mo, sa lahat ng grasya na ibinubuhos mo sa aming buhay. Panginoon, salamat po sa kalayaan, sa pagkakataon na muli ang mga anak mo, ang mga lingkod mo, kahit online, Panginoon, nagkatipon at muli magpapatuloy sa gawain mo, mas lalalim sa pagkakilala sa iyo, mas lalago ang relasyon namin sa iyo, Panginoon. Panalangin po namin sa gabing ito ang pangunguna at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Mangusap sa po sa bawat isa, bigyan niyo po kami ng bukas na puso at isipan, makikinig po kami, Panginoon. Ganun din po, panalangin namin ng mabilis na internet connection, wala pong interruption. At ganun din po, Panginoon, sa mga kapatid namin na patuloy na nagiging active, laging excited sa gawain mo, nakikita niyo po ang sakripisyo ng bawat isa. Ikaw po magbibigay ng pagpapala na nararapat sa lahat ng aming gawa. Ganun din po, pinapanalangin namin yung mga kapatid namin na hindi pa namin kasama sa gawain sa oras na ito. Ano po ang dahilan ng kanilang pagkahuli, Panginoon, nakakalimot, naglalamig, na nakaabala, nalilate sa pangalan ni Jesus. Ikaw po ang may kapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang maghawi ng adlang at makasama sila, makahabol sila, makabalik sa gawain mo, maging sa mga nasa biyahe pang Panginoon. Ingatan niyo po sila, makauwi ng ligtas at makahabol sa gawain namin. Ito, maraming salamat po ngayon, Panginoon, sa gabing ito. Magtuturo ka, magpapaalala ka, magpapagaling ka, magbabago ka ng mga puso. Maraming salamat po. Ngayon pa lang, tinatanggap na namin ang tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, amen. Amen and amen. Salamat sa Diyos! Medyo iba yung palakpak natin sa gabing ito kasi nagkakaroon tayo ng mga issues sa ating technology. Pero salamat sa Diyos, tuloy ang gawain niya. Salamat sa Diyos, batiin pa natin yung mga kapatid natin, nakakapasok lang. Yan, amen.
Ganun, binabati natin si Sister Maureen. Salamat sa Diyos. Ganun din kay Tita Beng at sa lahat ng kasama mo dyan. Siyempre, ganun din kay Tito Johnny. Salamat sa Diyos. Ingat po kayo dyan, buong Pao family. At ganun din kay Yeye Chavez Cuenca. Salamat sa Diyos, nakasama ka namin ngayon din kay brother, kay Kuya Yuj, kay Ate Maricel, at syempre kay Kuya Yuma, ganoon din kay brother Dablo Balangawan. Salamat sa Diyos, ganoon din kay Sister Johans D, kay Tita Lorna Avelino, kay Sister Cheryl, kay Ate Cheryl. Salamat sa Diyos, ganoon din kay Kuya Randy. Salamat sa Diyos, masaya kaming makasama kayo sa gawain natin sa gabing ito. At kung first time mo makasama sa gawain namin na ito, huwag mo kalimutan i-type sa comment section ang new blessing para ma-welcome ka ng mga kapatid natin na regular na sa gawain na ito. At syempre, nagpapasalamat din tayo sa Diyos sa buhay ng mga kapatid natin na tinatawag nating kingdom builders and kingdom partners na kahit sa gitna ng pandemya, sa kakulangan ay patuloy na sumusuporta sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. At syempre, paalala sa lahat ay Operation Bangon natin. Salamat sa Diyos. Meron na tayong lupa. Ngayon ay kailangan na natin maging active sa pag-take part ng katuparan. Yan yung palakpak natin ngayon. Live ang palakpak. Kailangan natin mag-take part sa katuparan ng pagpapatay ng sarili nating sanktuaryo para sa ganun ay masagot na ng Panginoon sa pumamagitan mo, sa pumamagitan ng bawat misa. Yung dalawang P, panalangin at pagbibigay ang ating pledges. Kaya kung bala kong magbigay, kung inihipo ng Lord ang puso mo para magbigay, nandiyan sa ating comment section ng ways to give. Nandiyan yung GCash number, nandiyan din yung mga bank accounts natin. Kaya salamat sa Diyos. At syempre, binabati rin natin, kakakita ko lang, sa aking pinakamamahal na nanay, si Nanay Cynthia Sarapica, salamat sa Diyos. Syempre, sa aking ate, si Ate Daniel Sarapica, medyo totoo yung cheer natin at saka clap sa gabi nito. Isa pa, cheer. Like na live yan, totoo. Yan, salamat sa Diyos. At kakatapos lang ng ating physical gathering last Sunday, August 21. Yan, salamat sa Diyos. At sa ginanap natin yan sa Mac Dominic. Sa McDo, sa tapat ng St. Dominic. Salamat sa Diyos. Medyo mainit, pero salamat sa Diyos tuloy ang gawain. Nag-taste tayo, pero amen. Nakatulog, nakatanggap tayo ng pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At sa susunod na physical gathering natin, sa September 4, salamat sa Diyos. Dalawang linggo na lang at tutuloy na ibabalik natin ang ating physical gathering sa Puda Pari Food Court. Kaya ano bang hinihintay niyo mga kapatid? Kung busy ang schedule mo, magpaalam ka na sa mga boss mo, i-release mo na yung schedule mo para free ka sa dating na physical gathering natin. At mag-invite ka na rin ng mga mahal mo sa buhay, ng mga kaibigan mo, at mag-register ka. Siyempre kay Mami and Gracia Omori. Salamat sa Diyos. Lagi mo makikita ang pangalan niya sa comment section. Active na active sa pag-iingay sa ating comment section. Salamat sa Diyos sa buhay niya at sa kanyang paglilingkod. Sa pagpapatuloy natin ay kakanta na tayo. Awit tayo. Magpupuri sa Panginoon. At ang title na kakantahin natin ay Composition ng ating simbahan. At ang title na to ay Salita. Para sa mga kapatid natin na may lyrics, ay paki-comment na dyan sa ating comment section para makasabay ang lahat ng kapatid natin sa ating pag-awit. Amen! Purihin natin ang ating Panginoon. Apoy sa puso ko, kakulong sa
aking buto. Nag-aalam sa pangalan mo. Mula noon hanggang ngayon, mananatili ka, hindi magbabago. Hindi magbabago. Salita mo ay walang hanggan, mapakailanman hindi maglalaho. Hindi maglalaho. Nautos mo'y makadlirat, sa puso'y kagalakan. Ang tuntunin mo'y dalisay, liwanag sa isipan. Sa pagsubo ng iyong salita, sa lahat ng maniniwala, kaligtasan ng bunga. Amen! Hindi mapigilan! Hindi mapigilan ito, apoy sa puso ko, nakablong sa aking buto, nag-aalam sa pangalan mo. Hindi magbabago, hindi magbabago. Salita mo ay walang hanggan, mapakailanman hindi maglalaho, hindi maglalaho. Espada, agos espiritu at kaluluwa, pinapalak ng isip at puso'y alam niya. Mula noon hanggang ngayon, mananatili ka, hindi magbabago, hindi magbabago. Salita mo ay walang hanggan, magpakailanman hindi maglalaho, hindi maglalaho. Mula noon hanggang ngayon, mananatili ka, hindi magbabago, hindi magbabago. Salita mo ay walang hanggan, magpakailanman hindi maglalaho, hindi maglalaho. And amen tunay na hindi magbabago, hindi maglalaho ang mga pangako ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang title ng kinanta natin ay Salita. At isa yan sa mga composition ng ating simbahan. At kung nagustuhan mo at gusto mo ulit mapakinggan, eh, pwede mo yung makita sa ating YouTube channel, Jesus Comfy Cavite. At nandun din yung mga replays ng ating OPM. Nandun din yung replay ng Samba ng ating online Sunday service, maging yung sa physical gathering. Nandun din yung replay ng ating Glow at mga episodes ng ating Time Out. Kaya kung mahilig ka manood sa YouTube, at abang hinihintay mo, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel. Marami pa tayong YouTube videos na iba doon. Kaya panigurado, mag-e-enjoy ka kapag pagsinilip mo yung channel natin na yun. At
syempre, pinapaalala natin sa bawat isang iba pang gawain ng digital church na ito, ang ating Jesus Compi page. From Mondays to Fridays, meron tayong OPM. Yung ginagawa natin ngayon from 7 p.m. up to 8 p.m. At pagdating naman ng Sabado, ng 10 a.m., meron tayong Kids Church. Tinuturo natin yung mga bata habang maliliit pa, pinapakilala natin sa kanila ang Panginoong Jesus, pati na mga aral na dala niya para sa kanilang pagtanda, ay dala-dala nila yung mga aral na napulot nila at hindi sila basta-basta matatangay ng mga bagong katuruan na meron sa mundo ngayon. Kaya kung may anak ka, ay isama mo na siya sa ating Kids Church. Meron din niya tuwing physical gathering, may Kids Church din tayo, may mga teacher tayo na nag-aalaga at nagtuturo sa kanila. Pagdating naman ng hapon, meron tayong samba, we praise the Lord through dancing, na meron din tayong mga health tips at iba pa. Papangunahan niya ni Mami Isabel Rosita. At pagdating naman ng Linggo, August pa rin, August 28. Pagdating ng Linggo, August 28, ay online muna tayo sa ating online Sunday service. At syempre, binabati at pinapasalamatan din natin yung mga kapatid natin sa international, sa Canada, sa Greece, sa Chicago, sa Thailand, sa Macau, at syempre, kung bawa, sa mga kapatid natin sa Japan. At binabati rin natin syempre yung mga kapatid natin sa local, sa Manila, sa Batangas, at sa iba't ibang bahagi pa ng Pilipinas. Tumungo na tayo sa ating Compi Break. Dagdag kalaman, makito ka sa dito sa Compi Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Career Meeting. Yan, para sa ating Compi Break, Proverbs of the Day. Ngayon ay August 25, kaya ang babasahan natin ay Proverbs chapter 25. At ang napili ko para sa araw na ito ay verse 28. Ang sabi dito, ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lungsod na walang tanggulan. Madaling masakop ng mga kaaway, like a city with broken down walls. So sinasabi ng Biblia dito na yung tao daw na walang pagpipigil, madaling masakop ng kaaway kung isa siyang lungsod. At kung i-relate natin siya sa isang tao, ito yung isang tao na madaling mahulog sa kasalanan. Walang pagpipigil, kaya madaling mahulog sa tukso, madaling matrigger ng mga sinasabi at ginagawa ng ibang tao, madalas nadadala ng emosyon. Ayun yung mga tao walang pagpipigil sa sarili. At pinapaalala ng Biblia sa atin na bilang mananampalataya, ito yung self-control. Bilang mananampalataya, isa to sa pinakamahalagang katangian, mahalagang bunga ng Espiritu na dapat meron tayo. Para hindi tayo basta-basta nagiging impulsive, hindi padalos-dalos, hindi tayo madaling matalo ng tawag ng ating laman. Kaya paalaala to mga kapatid, na sa buhay natin bilang mananampalataya, naisin natin at panalangin na makita sa atin ang bunga ng Espiritu, at isa doon ay ang self-control. Yan ang ating Compi Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Career. Amen! Salamat sa Diyos! Ayan! Sa binabati natin yung mga kapatid natin, we congratulate you. Hindi kung tama sagot mo, we congratulate siya kung nagkaroon ka ng entry sa ating Compi Break Proverbs of the Day. Pag may entry kang inilagay sa comment section, automatic, meron ka na rin raffle entry sa darating na Sunday raffle draw. May chance kang manalo ng ating gifts and prizes, and balita ako, nakikita ako, nag-upgrade na yung mga prizes natin. Pero pwede pa rin namang Gcash kapag medyo malayo ka. Kaya salamat sa Diyos, we encourage you, take part. Magsagot ka rin araw-araw yung anong Proverbs from date August 1 hanggang 31. Meron lahat yan sa ating Proverbs. Kaya magbasa ka, nakakatulong sa paglago mo, at meron ka pang chance ang manalo ng ating gifts and prizes. Salamat sa Diyos. Buksan na natin ang ating Biblia sa Juan chapter 17, verse 17. Salamat sa Diyos. Pinapaalala rin natin habang binubuksan ang ating mga Biblia,
na mag-like and follow sa ating Facebook page para lagi kang updated sa ating mga posts and announcements para pag nagkakaroon ng pagbabago, kung saan gaganapin yung physical gathering, kung may physical gathering ba, kung may mga iba pang events, night outs, marami yung mga kapatid, kaya mag-like and follow ka na para lagi kang updated. At syempre, nakikita mo rin yung mga posts natin na biblical, na nakatulong yan para mas lumalim ka sa Panginoon, kasi sa panahon ngayon na quarantine, hindi naman na maigpit yung quarantine, pero pandemic pa rin. Kaya marami pa rin sa atin na absorbed sa online world. Kaya kung mahilig ka mag-browse, makakatulong ko sa'yo na puro hindi lang social media influencers yung nakikita mo. Para every now and then, may nakikita kang post patungkol sa Panginoon. Nakakatulong yan sa paglalim natin. Mga paalala na, oh, ala, post ng page to ah. Nakapagbasa na ba ako ng Bible? Napakinig na ba ako ng pag-worship? Na ba ako ng pag-pray na ba ako? Nakakatulong yan mga kapatid. Kaya mag-like and follow ka na sa ating Facebook page. At syempre, paalala rin na may iba't ibang ministry, may iba't ibang cell group, life groups sa ating simbahan na kahit anong season ng buhay mo, anumang talent ang meron ka, anumang paglilingkod na ginagawa mo, merong ministry, merong cell group na makakatulong, makakasama sa paglago mo sa Panginoon. Every week, nagmi-meet sila para magbahagihan ng mga mabubuting gawa ng Panginoon sa kanilang buhay at syempre, ng mga salita na ipinagkalog ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng kanilang devotion. Kaya mag-chat ka lang, mag-message ka sa mga kapatid natin dyan na regular na para matulungan ka nila mahanap yung nararapat na ministry para sa iyo. Salamat sa Diyos! Basahin na natin ang ating main verse para sa gabing ito. Sa Juan chapter 17, verse 17. Ang sabi dito, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Amen. The word of God is the truth. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Humihingi kami ng gabay ng pagsama mo sa gabing ito, sa pamumunang iba ng Espiritu, Panginoon. Magturo ka po sa bawat isa. Pagkaloob niyo po sa amin ng puso na marunong tumanggap, may pagpapakumbaba, at undivided attention, Panginoon. Ibigay niyo po sa amin ito upang matanggap namin lahat ng turo, paalala, na nais mo ibigay sa amin sa gabing ito patungkol sa iyong salita, sa katotohanan na dala ng iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon. Magturo ka, magbago ka, magpagaling ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen! And live pa rin yung mga cheers and claps natin. Salamat sa Diyos. So sa gabing ito, ang pag-uusapan natin ay may title na The Pursuit for the Truth. The Pursuit for the Truth. So pag-uusapan natin ngayon sa gabing ito yung katotohanan. So ano nga ba yung patungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos? Mapuputol siya. So may part 2 pa to, pero kompleto naman to sa gabing ito. May karagdong pa to sa susunod na magkasama-sama tayo sa OPM natin. Yan. Bilang pagsisimula, ay may tanong akong nais ibigay sa inyo. Mag-comment lang kayo dyan ng mga sagot ninyo. Ano yung bagay na akala mo dati nung bata ka ay totoo? Pero nung tumanda ka, nalaman mo lang hindi naman pala. So nung bata ka, para sa'yo totoo to. Ito yung realidad para sa'yo. Pero nung nagka-edad ka na, nalaman, hindi pala to yun. Naloko lang pala ako, mali pala yung paniniwala ko. And salamat sa Diyos, mag-comment lang kayo dyan ng mga sagot ninyo. At habang nag-iisip kayo, ibabahagi ko muna yung ilan sa mga naaalala ko na naging katotohanan para sa akin nung bata ko. Unang-una dyan, syempre, nung maliit pa ako, syempre tuwing gabi, naaalala ko sinasamahan ko yung nanay ko kaya yung tatay ko para bumili ng ulam. So, syempre, dahil lalabas kami, open area, bukas yung langit, nakikita ko, tapos habang naglalakad kami, may sumusunod sa akin. Kahit saan ako pumunta tuwing gabi, sinusundan niya ako, medyo kinakabahan, ang sinusundan talaga ako ito. So, naisa-isip ko, ba't ako sinusundan ng buwan? So, nung buong kabataan ka rin, wala ako sinusundan niya ako kasi bawat galaw ko, kahit nakatingin ako, nandun pa rin. Sinubuhan ko rin tignan na habang naglalakad, gumagalaw din siya! Sinusundan niya ako. Pero nung tumagal-tagal sa pagtanda, natutunan ko na nga, hindi niya man pala ako sinusundan. Lahat pala tayo sinusundan niya. Yan. Tapos isa pa na akala ko totoo dati, na nabahagi ko na rin sa isang sharing natin dito. Akala ko nung bata ako, kakainin ako ng ipo-ipon sa dagat dahil sa puyo na meron ako. So naanasyon ko na yun, isa-isa kinakatakutan ko. So buong kabataan ko, takot na takot ako sumakay sa bangka, sa barko, kahit sa bangka, ultimo bangka. Naalala ko nung first time ko sumakay sa
Nakalimutan ko tawag eh, basta yung piso-piso sa Bernabe. Kung alam mo yung Bernabe, sa Balsa, yun, salamat sa Diyos. Sa Balsa, kailangan mo kasi sumakay doon para makapunta kayo, para may interviewin kami nun sa school. Eh di syempre tubig yun, ano, body of water. Tapos first time ko sumakay, buong buhay ko, umiiwas ako sa bangka, tapos sasakay ako sa Balsa. Tapos ang dumi-dumi pa ng tubig sa school mo. Sorry guys, kung lulubog tayo, kasalanan ko, pero pinilit niyo ako sumakay. Tapos talagang piso lang bayad, tapos ang dami pa namin. Eh, takot-takot ako noon, hanggang sa nasanay na, ay, hindi naman pala ako lumulubog. Salamat sa Diyos. As isa pa, pinakahuli ko ibabagi na experience ko, na mukhang kinulang ako dito ng paniniwala. Dati, narinig ko, kapag kumain ka doon ng langgam, kapag kumain ka doon ng langgam, nilunok mo daw, tapos buhay, tapos nagapang pa sa loob ng katawan mo, gaganda daw yung boses mo! So kung totoo man yan, kinulang ako ng kain ng langgam. Masyadong malinis yung magulang ko. So ayun yung mga akala ko dating totoo na susundan ako ng buwan, nakakainin ako ng ipo-ipo dahil sa puyo, nakakaganda ng boses yung pagkain ng langgam. So ayun yung mga akala kong katotohanan dati. Pero sa pagtanda ko, natutunan ko rin na hindi naman pala, niloko lang nila ako. Yan, basahin natin yung mga comment niya mga kapatid. Sabi ng iba nating kapatid, yan, sabi na sa kapatid natin si Santa Claus. Salamat sa Diyos. Lahat tayo naniwala dyan. Excited na excited tayo. Hanggang sa isang Pasko, walang dumating na regalo. Hindi pala siya totoo. Nawala ng regalo, hindi na tuloy totoo. Sabi ng isa ng mga ating kapatid, may pari daw na lalabas kapag may sugat. Laalaala ko yan, kapatid. Buti nga sa yung pari. Yung mga kababata ko, dahil mas matatanda kasi yung mga kababata ko, mga kinakapatid ko, mga anak ng ninong at nino ko, ang pinapantakot nila sa akin, lagod ka, Sai! May lalabas na tricycle sa sugat mo! Siyempre, bilang bata, takot na takot ako. Siyempre, mga kuya-kuyahan ko sila, ano, tricycle ko? Akbo ko sa nanay ko, subong ako, ito pinagalitan sila yung nanay ko. Yan, salamat sa Diyos. Kung nag-iisip pa kayo, nang i-comment nyo, comment nyo na dyan, nagbabasahin kayo after ng ating OPM. Salamat sa mga nag-comment, nag-iisip na i-comment at nag-comment pa lang. Very much appreciated ang inyong pakikisa. Yan, natanong ko yan dahil ang pag-uusapan natin sa gabing ito ay may kinalaman sa katotohanan na tinanggap natin mula sa Panginoon na dapat ay palagahan natin. Lalo na ngayon sa panahon na to or sa panahon na parating pa lang, napakahalaga na pahalagahan natin yung katotohanan na tinanggap natin dahil darating yung panahon or nagsimula na yung mga tao, iiwas na sila sa katotohanan. Ayaw na nila sa katotohanan. Paano ayaw, brother Sai? Ibig sabihin, may sarili na silang gustong paniwalaan. Ayaw na nila yung katotohanan na ibinibigay ng salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga ng pag-uusapan natin sa gabing ito dahil makakatulong to sa ating mga mananampalataya na maunawaan yung katotohanan at mas lumago sa katotohanan na iyon. Basahin natin yung 2 Timothy chapter 4 verse 2-4. Pero sa gabing ito, verse 2 lang muna yung mababasa natin. So, ang context ng 2 Timothy chapter 4 ay si Apostle Paul, isang mangangaral ng salita, ay nagbibigay ng letter, ng paalala kay Timothy, na isa pang nangangaral ng salita. So, ang konteksto nito, isang preacher, nagpapaalala sa isa pang preacher. Pero, sa ating mga tagapakinig ng salita ng Diyos, kahit ang usapan ng dalawa na to, preacher to preacher, tayo mga tagapakinig ng salita ng Diyos, may mga mapupulot pa rin tayong aral at paalala sa mga sinabi ni Paul dito para kay Timothy. So sabi sa chapter 4 verse 2, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. So sinasabi ni Paul kay Timothy na Timothy, dapat lagi kang handa ipangaral yung salita ng Diyos. Lagi kang handa magtama, pagsabihan yung mga gumagawa ng mali, palakasin yung loob ng mga mananampalataya na nanghihina nang may kasamang matiyagang pagtuturo. So ayun yung sinasabi ni Paul kay Timothy. Ngayon, kung sa usapan nilang dalawa, kung preacher to preacher, sinasabi ni Paul na ikaw Timothy, bilang nangangaral ng salita, ganito dapat yung gawin mo sa katotohanan ng salita ng Diyos na tinanggap mo. So ganito gagawin mo, Timothy. Magtama ka, pagsabihin mo yung gumagawa ng mali, palakasin mo yung loob nila. Ngayon bilang mananampalataya na tagapakinig ng salita ng Diyos, panalangin natin dumating ang panahon na tayo rin mangangaral na. So sa ngayon na tagapakinig tayo, may matututunan din tayo sa mga sinabi ni Paul. So sinabi ni Paul, Timothy, magtama ka,
Pag sa dinong gumagawa ng mali, palakasin yung loob nila. Bilang tagapakinig, matututunan din natin dito na dahil ito yung ginagawa ng katotohanan ng salita ng Diyos, dapat malinaw rin sa atin na ito nga yung ginagawa ng salita ng Diyos. Kasi kapag hindi malinaw sa'yo kung ano yung kahulugan o kung ano yung ginagawa ng salita ng Diyos, magiging mali yung pagtanggap mo sa Kanya. So pag hindi mo alam na ang salita ng Diyos ginagamit pang tama, pang pinagsasabihan yung mali, pinapalakas yung loob ng mga nanghihina, kapag hindi mo alam yun, hindi ganun yung magiging pagtanggap mo. Halimbawa, kung ang pagkakaintindi mo sa salita ng Diyos ay for entertainment lang. So, ang tingin mo hindi pang tama, hindi pang rebuke, hindi pang exhort, ang tingin mo sa salita ng Diyos, pang entertainment lang. Ang magiging pagtanggap mo, mali rin. So, andun ka lang, gusto mo lang yung salita ng Diyos kapag happy-happy, kapag nagtatawanan tayo sa comment section, sa biruan natin. So, gusto mo lang yung Word of God, gusto mo lang yung OPM kapag masaya tayo. Kapag nagkakatawa ng biruan, pero kapag nagiging seryoso, yung struggles, persecution, giving, ayoko na niya, seryoso na. Hindi na nakaka-entertain, umaayaw yung tao. So, hindi dapat entertainment ang tingin mo sa salita ng Diyos. Ano pa? Pag ang tingin mo sa salita ng Diyos, dagdag kaalaman o information lang. So, kapag isa naman talaga yun, nakakadagdag kaalaman ang salita ng Diyos. Pero kapag ang tingin mo sa salita ng Diyos, ayun lang, magkakaroon tayo ng problema. Kasi kapag ang isang bagay, tinitignan mo lang siya bilang na dagdag kaalaman for information, hindi ka nakakaramdam ng sense of urgency na i-apply yun sa buhay mo. Dahil sa tingin mo sa kanya, dagdag kaalaman lang, ay alam ko na, okay na yun. Hindi, wala kang sense of urgency na dapat i-apply ko yun sa buhay ko. Halimbawa, bigay simple lang, may natutunan na akong religious practice ng isang religious group. So, tuwing festival, hindi na natin papangalanan yung grupo. Yung tuwing festival ng religious group na to, meron silang ginagawang practice na pupunta ka sa temple, tapos yung temple priest, magsasabi ka sa kanya, pwede niyo po ba ako biyakan ng buko sa ulo? So, itong practice nila, naniniwala sila na kapag yung temple priest may biniyak na buko sa ulo mo, matutupad yung mga kahilingan mo. So, tinignan ko lang siya bilang dagdag kaalaman. So, may ganun silang practice. Ang galing na, nakakaiba yun ah. So, dahil ang tingin ko sa kanya, information, dagdag kaalaman, walang sense of urgency na kailangan ko na magbibiyak ng buko sa ulo ko. Wala akong naramdaman na ganun kasi for information lang. Pero kapag ganun mo tignan yung salita ng Diyos, sinabi ng Diyos, umaten ka ng Sunday Fellowship, magbasa ka ng Biblia, walang sense of urgency, mali yun. Hindi lang information ng salita ng Diyos. Ano pa? So, yung iba, ang tingin sa katotohanan ng salita ng Diyos, for tradition lang. Yung mga tinuturo ng Biblia, ang tingin ng iba, for tradition lang. Anong masama ang tradition, Brother Sai? Hindi masama ang tradition, as long as aligned siya sa salita ng Diyos. Pero, nagiging masama siya dahil, usually, most of the time, kapag ang tradition, masyado ng mahaba yung buhay, masyado ng matagal, masyado ng maraming generation yung nilipatan niya, ang nangyayari, yung purpose ng tradition nagiging distorted, nagiging iba-iba. Naalala ko nung isa sa pag-aaral namin yung pagwawalis daw ng pagwawalis ng kalat tuwing gabi, bawal daw yun. So, pag tinanong mo yung mga tao, bakit bawal magwalis tuwing gabi, sinasabi ng matatanda. Nasabihin ng iba, kasi malas. So, ayun yung paniniwala nila, pero ang turo, ang totoo daw nun, kaya daw bawal magwalis ng tuwing gabi, kasi kapag nagwawalis ka tuwing gabi, madilim na, at hindi mo makikita na baka may barya kang nawawalis palabas ng bahay. So, ayun yung dahilan kung bakit yung sinasabing malas. So, makikita natin daw na kapag ang tradition, matagal na, yung sabi-sabi, matagal na, nagiging distorted. Ang tsansa, ginagawa mo na lang pero hindi mo na alam yung dahilan. At dahil hindi mo alam yung dahilan, hindi mo na sineseryoso. So, napakahalaga na tama yung tingin natin sa salita ng Diyos. Dahil kapag hindi mo naiintindihan to ng tama, magiging mali rin yung pagtanggap mo at hindi mo mararanasan yung tunay na kapangyarihan ng Diyos. Yung kapangyarihan ng salita niya. Napakaraming buhay yung binago nito. Kaya mahalaga sa gabing ito, matutunan natin kung ano nga ba yung salita ng Diyos, ano yung katotohanan, anong ginagawa niya. At para sa unang punto natin sa gabing ito, first point, the truth, the word of God, the truth serves as correction. First point, the truth serves as correction. As correction!
So sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid ng likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay gawing ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. So makikita natin dito na kapag malinaw sa atin na ang salita ng Diyos, ang katotohanan, ay para itama tayo, para tulungan tayo maging ganap, nagiging tama din yung pagtanggap natin. Ngayon, alam mo na yung salita ng Diyos, so itong katotohanan na to, para i-correct ako. Dahil tama na yung pag-unawa mo, tama na yung pagtanggap mo, nagiging tama na rin yung response na meron ka. Ano bang nangyayari, brothers, kapag mali yung response? Kasi kapag mali yung pag-unawa mo, ang naging response ng tao, usually, retaliation. Retaliation. Pero ang gusto ng Diyos makita sa atin sa pagtanggap ng katotohanan ay transformation. Transformation, not retaliation. Para mas malino, brothers, ano ba yung retaliation? Sabi ng dictionary, retaliation is the action of harming someone because they have harmed oneself or revenge. So yung retaliation, ang ibig sabihin niya, gumaganti ka dahil nasaktan ka ng isang tao, ng isang bagay. Ngayon, kapag hindi mo naunawaan na yung salita ng Diyos, ay para itama ka, kapag natamaan ka ng preaching, ng pagtuturo, para sa'yo, offensive. At imbis na transformation yung maging response mo, nagiging retaliation. Ay, pinatamaan ako. So, ang sagot mo, hindi, ay, magbabago ko. Ang sagot mo, ay, ang gara talaga ng preacher na yan, ng nagsasalita na yan, ayoko na dyan. Nagkakaroon ng sama ng loob. Ayaw mo na makinig sa kanya. Ayaw mo na siya makita. Lahat ng sasabihin niya, pinipersonal mo na, ito, pinapatamaan ako nito. Lagi na lang patungkol sa akin. O kaya yung iba nagkakaroon ng negative opinion or ng attitude sa Christianity as a whole. So, nagkakaroon ng ayoko na dyan sa grupo na yan. Kasi, naniniwala sila sa ganito at hindi sangayin sa akin. Nasaktan ako eh. At ilan nito sa mga halimbawa ng paraan kung paano mag-retaliate ang isang tao kapag mali yung pag-unawa niya sa salita ng Diyos. Pero, sa mga mananampalataya na naliwanagan na na ang salita ng Diyos serves as correction para itama tayo, para tulungan tayo maging ganap, hindi na retaliation ang response, kundi transformation. Transformation ang nakikita sa atin, hindi retaliation. Malino na sa kanila, sa mga mananampalataya na itong salita ng Diyos, itong pangangaral, tinatamaan ako dahil may kailangan itama sa akin. Hindi ako tinatamaan dahil gusto ko ipahiya. Hindi ako tinatamaan dahil gusto ko alisan ng kalayaan para magsaya o kung ano pa. Tinatamaan ako dahil may ginagawa ako na hindi nakaayon sa katotohanan. Ulitin ko, tinatamaan ako, nasasaktan ako dahil may ginagawa ako na hindi ayon sa katotohanan. Ngayon, kailangan nating linawin to. Kasi maraming tao hindi malinaw to. Sabihin, alam pero hindi nakikita sa buhay. Tinatama ka dahil may ginagawa kang hindi ayon sa katotohanan. Ito yung isang katangian ng katotohanan. Ang katotohanan, kahit kailan hindi pwedeng maging mali. Ang katotohanan, kahit kailan hindi pwede maging mali. At naniniwala tayo bilang mga Kristiyano, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Si Kristo ay katotohanan. At sa buhay mo, kapag may ginagawa ka na hindi sang-ayon kay Kristo, kapag may ginagawa ka na hindi sang-ayon sa katotohanan, kahit kailan hindi ka pwede maging tama. So kahit anong paliwanag mo, kahit anong liko mo, kahit gano'ng pakarami kayong naniniwala na ito ang tama. Kung hindi siya sang-ayon sa katotohanan ni Kristo, mali ka. Palagi kang mali. Kaya kailangan natin makita na itong pagtatama, itong correction ng salita ng Diyos, ng katotohanan ng salita ng Diyos, para sa atin to, hindi para ipahiya, hindi para saktan tayo, kundi para tulungan tayo maging ganap. At bilang resulta sa mga mananampalataya na nauunawaan to, nakikita yung transformation, nakikita yung pagbabago, yung pagsisikap patungo sa pagbabago. Transformation, not retaliation. The truth serves as correction. At meron pang sinabi si Paul sa verse 4 na gusto kong idagdag na mahalagang i-point out natin dito. Sabi ni Paul sa verse 4, sa dulo, basahin natin buo para maalala natin. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort. Ito yung dulo, with complete patience and
teaching. With complete patience and teaching. So dinigdag to ni Paul kay Timothy na Timothy, kailangan handa ka gawin yung mga bagay na to. Pero kasunod doon, dagdag doon, kailangan meron ka rin pasensya sa pagtuturo. Ngayon, ang usapan na yun, preacher to preacher. Ngayon sa mga tagapakinig, anong makukuha natin dito? So sinasabi ni Paul sa isang mga ngaral na kailangan mo ng pasensya, Timothy, sa mga tinuturuan mo. Ngayon, kung sinasabi ng Biblia ni Apostle Paul na yung nagtuturo sa atin, kailangan pagpasensyaan tayo, aba, dapat lang naman, kung ikaw, yung nagtuturo sa'yo, kailangan ng pasensya sa'yo, dapat ikaw mismo, bigyan mo ng pasensya yung sarili mo. Kailangan mo maging pasensyoso sa sarili mo. We need to be patient with ourselves. Do not be too harsh. Dahil, ang totoo, andyan yung katotohanan eh. Andyan yung pagtatama, nabasa mo, natuturo sa'yo, nabahagi sa'yo. Oh, so, dapat pala hindi ko na ginagawa to, dapat pala ganito na ako mamuhay. Andyan yung correction. Kaso, ang habol, maraming Kristiyano ang nakakalimot, hindi lang patungkol sa sarili nila, kundi sa kapwa nila mananampalataya. Kailangan natin tandaan na, oo, the truth serves as a correction. Pero, yung correction kasi na to, yung correction in behavior, in our way of life, hindi siya katulad ng correction in our test paper. Yung correction in our way of life, hindi katulad ng correction in a test paper. Yung pagtatama mo, yung pagbabago ng pagbabago papunta sa tanga ng sa tama sa buhay mo ay hindi katulad ng pagbabago mo ng tamang sagot sa test paper. Ano yung brother say? Ganito lang kasi simple mga kapatid. Kapag nagte-test ka, lahat tayo nakapag-test, panigurado. Kapag nagkamali ka at kailangan mong itama, may correction, ay mali yan. Ah, itatama mo. Buburay mo lang. Sulat mo yung tamang sagot. Tapos, correction done. Pero sa buhay nating mga mananampalataya, hindi kasi ganun kadali magbago eh. Hindi ganun kadali i-apply yung correction na hinihingi o tinuturo o inaasahan sa atin ng salita ng Diyos. Bakit? Halimbawa, isa kang Kristiyano, 30 years old ka na, naging Kristiyano ka nitong pandemic lang, sabi natin, naging Christian ka ng 29 years old ka. So, 29 to 30, Kristiyano ka na, salamat sa Diyos. So, nagbabago ka na magmula doon. Pero, ang problema doon, yung babaguhin mo, 28 years mong kasama. So kung 29 ka naging Kristiyano, may 2 years ka na Kristiyano. Pero sa likod ng 2 years na pagiging Kristiyano mo, matagal na yun, 2 years. May mga kapagsabi ng tagal mo ng Kristiyano nga, salamat sa Diyos. Pero yung 2 years na yun, napaka-ikli kumpara sa 28 years mong nabubuhay sa mundo. Ibig sabihin, yung sinusubukan mo i-correct ay yung 28 years na naging way of life mo. Ang pinupunto ko mga kapatid, hindi madali magbago. Kaya dapat sa sarili mo maging pasensyoso ka. Magkakamali ka, mahuhulog ka pa rin sa kasalanan, matutukso ka, may mga pagkakataon pa rin na sasadyain mo, ay gusto ko to, kasi masarap. Magkakamali ka pa rin, maging pasensyoso tayo sa sarili natin. At syempre, kung pasensyoso ka sa sarili mo, huwag ka maging hipokrito. Maging pasensyoso ka rin sa ibang mananampalataya. Kapag nagkamali sila, itama mo bilang isang kapatid sa pananampalataya, hindi bilang isang husgado na ay mali yung ginagawa mo. Alam mo, mananampalataya ka na, 2 taon ka ng Kristiyano, dapat ganito ka na, dapat ganyan ka na. Kapatid, hindi nakaka-encourage yun. Parang, ay sorry, mali ako. Ikaw ba, ilang taon ka ng Kristiyano? Sorry, ang hirapan kasi ako eh. Kapatid, kanya-kanya tayong bilis, kanya-kanyang grasya. Pero lahat, binuhusan ng pasensya ng Panginoon. Mahataan ng Panginoon kayo kung paano nagpapasensya ang nagtuturo sa atin. Pasensya mo yung sarili mo, pasensyaan mo yung ibang tao. Sabi nga ng Biblia, di ba? With grace and truth. Napag-usapan na rin natin to, with grace and truth. The truth serves as correction. So tinatama tayo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Pero huwag natin iwanan yung grasya. Grace and truth. So kung may truth, kailangan may grasya. Napag-usapan na natin to. Pag truth lang, pwede kang maging salbahe kasi dapat ganito, dapat ganyan, mali yan, ganito dapat ginawa mo. Parang salbahe pakinggan. Pero kapag puro ka lang grasya, okay lang yan, sige pinapatawad kita. Sige lang, sa susunod. Kapag puro ganon, uto-uto, wala nang kwenta, parang ano ka na, nambobola. Kaya mahalaga, grace and truth, magkasama. Hindi yan pwede magkahiwalay kung isang Kristiyano. Dumating si Kristo na dala-dala ang grasya at ang katotohanan. Kaya dapat lang na makita sa atin niya bilang mga tagasunod niya. The truth serves as correction. Para sa ating pangalawang punto at huli na rin sa gabing to. Yan. So, nung pandemic, alam natin ito syempre, balita. So, kung di ka nanonood ng balita,
ibabalita ko sa iyo ngayon. So, nung pandemic, nalagay sa hindi siya trahedya, nalagay sa peligro yung physical na kalusugan ng mga tao. Nandiyan yung virus na hindi nakikita, nalalagnating ka, magkakasakit ka, mahirapan kuminga, atakin yung lungs mo. Ayan yung physical threat sa mga tao nung pandemic. Pero sa pag-aaral, hindi lang physical health yung na-threaten ng pandemic, nandiyan din yung kalusugang mental ng mga tao, yung mental health ng mga tao. Napakaraming aspeto ng mental health na tumaas. May mga tumaas sa anxiety symptoms, sa depressive symptoms. Pero isa doon, napakarami, isa doon na pag-uusapan natin ay yung hopelessness. So totoo to! Totoo to! So tumaas yung hopelessness ng mga tao dahil sa pandemic. Nawawala sila ng pag-asa. Sabi ng Biblia, ang hopelessness is having no expectation of good or success. So kapag hopeless ang isang tao, wala siyang inaasahang magandang mangyayari bukas o walang tagumpay na mangyayari sa buhay niya o sa bukas ng buhay niya. At ito yung mga halimbawa na naiisip ng mga tao na hindi na kami makakasurvive dito, hindi na ako gagaling dito, sa sakit ko, umubo lang ng konti, wala na. Kailangan ko na magpaalam sa mga mahal ko sa buhay, kailangan ko na magsulat ng letra, wala na kami kakainin bukas, hindi namin kakayanin to. So, ilan lang yan sa mga naiisip ng mga tao na nakaranas ng hopelessness dahil sa pandemic. At linawin ko lang kapatid, hindi ka mali, hindi ka makasalanan kung nakaramdam ka nun. Normal na makakaramdam ka ng mga bagay niyo. Tao ka! May emosyon ka. May kalusugang pangisipan ka. Normal yung kapatid. Huwag kang mag-alala. Walang mahuhus ka sa'yo dito. Normal yun. So, ayun yung ilan sa mga halimbawa na naramdaman, na naiisip ng mga tao na naging hopeless dahil sa pandemic. Pero ang mabuting balita, hopelessness, may katapat ng salita ng Diyos dyan. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Amen. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. For a second and last point for tonight, the truth gives hope. The truth gives hope. So sinasabi ng Biblia, ng dictionary na ang hopelessness, having no expectation of good or success. So wala ka nang inaasa ang maganda o tagumpay sa buhay mo. At usually, ang tendency, ang hantong anong pag wala ka nang inaasa ang maganda, wala ka nung dahilan para magpatuloy. So, kung wala na mangyayari maganda, from this point onwards, puro negatibo na lang mangyayari. So, worst to worst na lang to. From worst to worst, hindi na glory to glory. Worst to worst na lang. Magkakasakit ako. Magugutom kami. Makikita ko sila mahirapan. Magkakasama ko sa pamilya. Isa-isa kami mawawala. So, kapag wala, pag hopeless ka na, puro ganun na lang inaasahan mo. At ang hantungan nun, ayaw mo na. Gusto mo na lang tapusin, gusto mo na lang tuluhan. Pero ang mabuting balita, salamat sa Diyos, ang mabuting balita, binibigyan tayo ng pag-asa, pinapalakas yung loob natin ng katotohanan ng salita ng Diyos. The truth gives us hope. Sabi sa Psalms chapter 130 verse 5, I wait for the Lord, my soul waits, and in His word I hope. Sa Kanyang salita, ako ay umaasa. At kung titignan natin yung Biblia, napakarami, libo-libo ng mga pangako na binitawan ng Panginoon na makakapagbigay ng pangako, ng lakas, ng pag-asa sa atin na magpatuloy. At napakahalaga bilang mananampalataya o kahit hindi ka pa malalim, bago ka pa lang, bilang isang tao, napakahalaga na alam mo na yung salita ng Diyos yung nagbibigay ng pag-asa. Dahil kung hindi mo to alam, hindi mo to gagamitin o hindi mo babalikan sa mga panahon na nakakaranas ka ng panghina o kawalan ng pag-asa. Naalala ko na nagsimula yung pandemic. Saktong-sakto, salamat sa Diyos, nagkaroon kami ng wifi. First time namin magka-wifi sa bahay. So first time, wala kaming alam talagang new experience. Naalala ko, dahil first time, Converge, papanganan natin niya. Baka naman, Converge. So, naalala ko nung first time, syempre, maaga ako nung umuwi galing school. Talagang excited ako, nag-download ako. Kinuwento ko pa sa isa nating kapatid, boy, ang bilis, nag-download ako! Wala pa isang minuto, tapos na! Ganun ako ka-excited nun. Eh di, syempre, first time, bago pa lang, talagang pabibo yung Converge. Hindi ko lang kung sinasadya nila to, talagang nagkataon lang. Talagang pagbago, pabibo, ang bilis eh! Tapos nung katagalan, nagsimula yung pandemic, talagang wala ka na ibang gagawin ko din ako wifi, kaya nababantayin mo yung bilis ng internet eh. Eh di, nagsisimula ng bumagal, may mga pagkakataon na sobrang bagal. Hindi lang bumabagal, sobrang bagal. So hanggang sa pagtagal pa ng panahon, nagsimula nang magkaroon ng interruptions.
pag by interruptions, I mean, nawawala! Nawawala-wala na! Ayan na! Nawawala-wala na yung internet sa wifi, sa router namin. Dahil first time nga namin magkaroon ng wifi, wala kaming ideas kung ano yung mga gagawin. So, ay nawala ng wifi, maghihintay tayo. So, maghihintay lang kami kasi hindi namin alam. Wala kaming alam na pwedeng gawin. Hindi namin alam yung gamit ng router. So, hintay lang kami. Hanggang sa may mga pagkakataon na isang araw, the next day, bumabalik. Hanggang sa mayroon isang pagkakataon na dalawang araw na ito, tatlong araw na wala pa. Eh, syempre ako nagkukonto na ako, wala po rin kaming wifi. Ang dami ko nang dinagagawa, naiiwan na ako sa mga buhay sa school. Hanggang sabi ng isa nating kapatid, sabi, na-try mo na i-restart yung wifi. Anong restart? Anong restart? Pipindutin mo to. At sipindutin mo ulit. Ay, talaga may ganun. Tapos na-restart ka. Pag-restart, may wifi na ulit. So, dahil hindi namin alam na may ganun palang function, may pwede pala kaming gawin, hindi namin ginagawa. Ang tagal namin naghihintay, ang tagal namin nakatunganga. Ang tagal namin walang internet dahil hindi namin alam na pwede pala i-restart. At ganun sa salita ng Diyos. Kapag nawawalan ka ng pag-asa, nakakaramdam ka ng panghihina at hindi mo alam na yung salita ng Diyos, pwede mo palang makuna ng pag-asa, hindi mo yung babalikan kasi hindi mo alam. Pero itong mabuting balita sa gabing ito, pinapaalala, tinuturo ng Panginoon na sa pamamagitan ng salita niya, pwede kang makatanggap ng pag-asa. Ng pag-asa magpatuloy, ng pag-asa na huwag sumuko. The truth gives us hope. Isa sa mga paborito kong verse, na-share sa akin ito ng isang pastora. Nung na-interview ko siya, na ito daw yung verse na naging, nung nagkaroon siya ng sakit na malala, ito yung naging kapitan niya para hindi siya sumuko. Na may sakit na nga siyang na terminal, na nakaka-apekto po yung mental niya, kaya talagang sobrang lubok na lubok siya ng pastor na ito. Pero sa pamamagitan ng verse na ito, talagang kumapit daw siya na hindi pa tapos, may pag-asa pa. Sabi sa Psalms 27:13, I remain confident in this. I remain confident in this. Umaasa ako, malakas ang loob ko dito. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Mabuti ang Panginoon at ipaparana siya sa iyo ang kabutihan niya habang nabubuhay ka. Hindi ko alam kung anong pinagdaraanan mo, hindi ko alam kung gaano mo nakatagal pinagdaraanan, kung gaano ka nakatagal nagtitiis, kung ilang gabi ka na umiiyak dahil sa pagsubok sa problema na yan, pero kapatid, sabayan mo ako sa pagbigkas na to. Sabayan mo ako tanggapin yung pag-asa na binibigay ng verse na to. Sabihin mo, mararanasan ko ang kapangyarihan ng Diyos habang ako'y nabubuhay. Ulitin mo kapatid, sa puso mo, kung gusto mo isigaw mo, mararanasan ko ang kabutihan ng Diyos habang nabubuhay ako. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung paano, pero nananampalataya ako, mararanasan ko ang kabutihan niya. Kapatid, napakasarap. Kung naririnig mo to at kung may kilala ka nangangailangan ng pag-asa, hindi mo mananampalataya, ito yung pag-asa na pwede mong ibahagi sa kanila. Walang reklamo ang taong wala ng pag-asa. Hindi mo magre-reklamo, ayoko makinig niyan. Kung wala na talagang pag-asa ang isang tao, lahat ng pwedeng source ng pag-asa, tatanggapin niyan. Kaya kapatid, bahagi mo sa kanya, sinabi ng Panginoon, kapatid, I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Habang nabubuhay ka, mararanasan mo ang kabutihan ng Panginoon. At dagdag lang, habang nabubuhay ka, hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung paano. Pero kapatid, hinihikahit kita, pinapaalala ko sa'yo. Dahil hindi ko alam kung kailan, hindi mo alam, hindi alam ng kung sino mong pastor, walang nakakaalam kung kailan. Tanging Diyos lang nakakaalam. At pwede mo malaman, paano? Kapag dumating yung bukas. Pwede mo lang malaman yung sagot kapag dumating yung bukas o yung susunod na bukas. At pwede mo lang maabutan yung bukas kung mananatili ka. Kaya kapatid, kung ano mong pinagdaraan, ano mong hirap ngayon, ano mang kawalan ng pag-asa yung nararamdaman mo, huwag daw huwag mong pipiliing sumuko. Huwag daw huwag mong pipiliing tulungan yung buhay mo. Dahil hindi mo alam, maaaring bukas, sagutin na ng Panginoon lahat ng panalangin mo. Tapusin na ng Panginoon yung mga matagal mo ng pinaproblema. Manatili ka para maabutan, maranasan yung kabutihan ng Panginoon. Basahin natin 2 Corinthians 4:17 para sa ating huling verse. Ang bahagya at nandaliang kapighatian, dinaranas namin ngayon, ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. So, when speaking of hope, kapag pinag-uusapan natin yung pag-asa,
ang pinakamatinding source ng pag-asa na mayroon tayong mga mananampalataya ay yung mismong dahilan ng pagbaba ng Panginoong Jesus dito sa lupa. Ang buhay na walang hanggan. This is our greatest hope. Ito yung pinakamatinding source ng pag-asa na meron tayo. Ito yung pinakamagandang liwanag na pwede nating kapitan na pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, ay may buhay na walang hanggan pa na naghihintay sa atin. Na kahit anumang maranasan natin dito sa lupa, anumang paghihikahos, anumang kakulangan, anumang paghihirap, may buhay na walang hanggan. Buhay na punong-puno ng kagalakan sa piling niya na walang katapusan. Na yung buhay na panandalian dito sa lupa, hindi may kukumpara sa kagalakan na naghihintay sa atin sa piling niya, sa pagbabalik niya. At totoo naman na, Brother Shai, ang hirap kasi talaga eh. Totoo naman, mahaba ang taon sa mundo. 80 years, mahaba yun. Pero gusto ko lang ilinaw to sa bawat isa, ipaalala na ang 20 years, mahaba ang 20 years sa isang tao na merong 80 years. Mahaba yun, 20 years. Ilang percent ng 80 years yun. Pero ang 80 years, maikli lang para sa tao na merong walang hanggan. Ang 80 years, maikli lang para sa isang tao na walang hanggan. Gano'n ba kahaba yung buhay ng tao ngayon? 70, 80, mapalad ka na, maka-90 ka. Sobrang palad mo pag naka-90 ka ngayon. Pero lahat ng yun, mahaba man sa paningin ng tao, magiging maikli yan kung para sa walang hanggan na naghihintay. Kaya kapatid, panalangin natin, huwag mong hayaan na yung panandali ang buhay mo dito sa mundo ang mag-alis ng pag-asa mo sa buhay na walang hanggan na inihahanda na ipinangako ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, itood mo yung mata mo sa katotohanan, sa salita ng Diyos, sa Panginoong Jesus, at sa pangako niyang buhay na walang hanggan. The truth gives hope. And speaking of the truth that serves as correction, the truth that gives hope. Itong dalawang bagay na ito, correction and hope, lahat yan matatagpuan at makikita sa buhay ng Panginoong Jesus. Nabuhay siya dito para ipakita sa atin kung paano nga ba yung tamang pamumuhay, pamumuhay na kalugod-lugod sa paningin ng ating Diyos Ama. At makita natin sa buong magigito ng sakripisyo niya, nagkaroon tayo ng pag-asa na may buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Bilang simula, mga kapatid, para matanggap natin yung katotohanan, ang Panginoong Jesus, sabayin mo ko sa panalangin na ito. Tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagagaling sa puso at binibigas ng bibig. Sabihin mo sa kanya, Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Inaamin kong ako'y makasalanan. Inaamin kong napakarami kong kakulangan. Panginoon, ako sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay, pinapapasok kita, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. Isulat niyo po ang aking buong pangalan sa aklat ng buhay. Tulungin niyo po akong mabuhay sa katotohanan ng iyong salita. Maraming salamat po. Tinatanggap po ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Salamat sa Diyos. Sumabay ka sa panalangin natin. We believe, pinatawad na ng Panginoon ang mga kasalanan mo. May buhay na walang hanggan ka na. Kaya kapatid, patuloy tayong mabuhay sa katotohanan ng kanyang salita. In 5 minutes, we are done. Panalangin natin yung mga kapatid natin na may struggles, may pinagdaraanan, para makapagpatuloy sila. Mga kapatid natin na nahihirapan ngayon sa transition, sa pagkukorek ng kanilang ways, ng way of life, ng makasalanan, yung mga nawawala ng pag-asa, ipanalangin natin sila. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, gumikan ng langit at lupa, kami nagpupulit, nagpapasalamat sa tagumpay ng gawain mo sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa mga pagtuturo, sa mga paalala. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Pinagkalooban mo kami ng gabay, ng tulong para maging ganap kami, para maitama yung mga maling gawain namin, yung mga likong gawain namin. At salamat po, Panginoon, sa pag-asa na ipinagkakaloob mo sa aming, Panginoon, pag-asa na kahit kailan hindi mawawala sapagkat ikaw ay magpawalang hanggan. Walang pwedeng gawin ng mundo ito para agawin sa amin ang pag-asa na nagagaling sa pinangako mong buhay na walang hanggang, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami na mabuhay na kumakapit ang aming pag-asa sa mga pangako. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo na sa buhay namin bilang mga mananampalataya, sikapin namin na
masunod ang mga turo, ang mga pagtatama ng iyong salita. Tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon ng pasensya sa aming mga sarili, sa mga kapatid namin sa pananampalataya. Ganoon din po sa mga nangangaral ng salita, Panginoon, sa mga tinawag mo upang magbahagi ng iyong mga pangako, ng iyong katotohanan. Bigyan niyo po sila ng pasensya para sa mga tinuturuan nila. Bigyan niyo po sila ng kahandaan para lagi mangaral in season and out of season, Panginoon. Salamat po sa iyong grasya, sa pag-ibig na patuloy mo binubuhos. Ganoon din po pinapanalangin namin yung mga kapatid namin na struggling physically, Panginoon. May mga sakit, Panginoon. Cancer, bukol, sakit sa likod, sakit ng tiyan, Panginoon. Mula sa mga tumor, Panginoon. COVID, symptoms, sa pangalan ni Jesus, mula sa bunbunan ng istalampakan, Panginoon. Lahat ng mali sa kanilang katawan ay kaya mong itama, Panginoon. You are the God who raises the dead, Panginoon. Bumubuhay ka ng patay. Walang imposible sa'yo. Tulungan niyo po kami na patuloy na maghintay sa pagsagot mo sa aming mga panalangin at maniwala na kabutihan namin ang nilalaman ng kalooban mo. Ganoon din po, Panginoon, pinapanalangin namin yung mga kapatid namin na struggling emotionally and mentally, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ikaw po magbigay ng comfort, kapayapaan sa kanila, Panginoon. Ikaw magpadala ng mga tao na aalalay, susuporta, uunawa, at hindi humusga sa kanila, Panginoon. Tulungan niyo po sila na makita ang liwanag, ang pag-asa, ang mga mali sa kanilang emotional state, sa kanilang mental state, Panginoon. Kaya mo itong itama. Slowly and surely, Panginoon, they will recover in Jesus' name. Agad din po, Panginoon, we are praying for our brothers and sisters who are spiritually struggling, nanlalamig, lumalay sa pananampalataya, Panginoon, nahihirapan sa kanilang transformation, sa pagsunod, sa correction, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang iyong banal na Espiritu Santo ang gumagabay, ang tumutulong sa aming Panginoon. Sa mga panahon na kami mahina, nakahayag ang kapangyarihan mo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, magbabago kami dahil lamang sa grasya at pag-ibig. Ganoon din po, Panginoon, we are praying for our brothers and sisters who are financially struggling. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ang Diyos na may ari ng lahat. Your grace is sufficient for us, Panginoon. Salamat po sa kaloob mo, your riches, sa kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus na hindi nauubos, Panginoon. Kaya mong ibigay sa amin na lahat ng aming pangangailangan. 11:59, ikaw ang nakakalam ng tayo mo, Panginoon. Patuloy kami maghihintay, patuloy kami mananampalataya. Pero Panginoon, higit sa lahat, magtitiwala kami sa katuparan ng kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. Sa gabing ito, pinapanalangin namin yung mga kapatid namin na may gagawin pa, Panginoon. Ikaw ang sumama sa kanila, mag-ingat sa mga uuwi pa lang, Panginoon. Proteksyonan niyo sila sa gawa ng kaaway sa panahon ngayon, Panginoon, na dumadami ang masasamang loob. Ikaw ang nagpapadala ng mga anghel mo para ingatan ang mga anak mo. Sa gawa ng kaaway, sa gawa ng mga taong masama, Panginoon, pinoprotektahan mo. Maraming salamat po. Tinataas at tinatanggap namin ang pagkatuto, ang tagumpay, ang pagbabago, ang kagalingan. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. And amen. Salamat sa Diyos! Woo! Amen and amen. Salamat sa Diyos. Tapos na tayo sa ating gawain. Yan. Gusto mo ba ikaw ibigay salamat sa Diyos? Kasama ka na sa kaharian ng Diyos at may pangako ka na ng buhay na walang hanggan. First point, the truth serves as correction. And second point, the truth gives hope. Salamat sa Diyos. Sabayan niyo ako sa ating declaration. I am a child of the Most High God. I am blessed. I'm full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen. Power is in you. Messiah. That is the Lord Jesus Christ, the Lord of Lords, and the King of Kings. Muli ako si Brother Sai at God bless everyone. See you! Woo-hoo!